Amen. Maraming salamat, Brother Francis. Alam mo, ito po si Brother Francis na, di ba, na-operahan po kayo sa puso. Tama ba yan? Sa puso po, opo. Na-bypass operation po? Quadruple heart bypass. Apat po na arteries ang binago dito. So, alam nyo, habang nagsasalita po kayo, tunay nga na ginagamit kayo ng Diyos. Kasi alam nyo po, napaka-inspiring ng message ni Lord ngayon. Kasi sabi nyo po kanina, kapag tayo po ay tinatawag ng Diyos para maglingkod, huwag po tayo magsasabi o magsisay ng no. Tama po ba? Yes po. Opo. Bakit kaya? Ano at sa palagay kayo sa experience nyo, pag nagsabi tayo ng no kay Lord, ngayon tinatawag kayo, tinatawag tayo, ano kayo mangyayari? Madalas kasi busy tayo, meron tayong sariling agenda, meron tayong mas naunang priority or mas naunang lakad. May mas nauuna ko minsan eh. Pero sa buhay ko na naging charismatic na po ako, kahit may lakad ko na lakad na makamundo, no? Hindi naman related sa paglilingkod o service, kinakancel ko yun, inuuna ko Diyos. Amen. Yun ang naging parang pinakamoto ko sa buhay. Laging una ang pagsaserve kay God. First come, first serve sa mga communities na magkakasabay. Ayan po. Tapos nasabi niyo pa kanina na mahalaga na isa buhay natin ang salita ng Diyos kamukha nung sakramento ng confession. Amen po. Siba sinabi niyo po kanina 'yon. Tsaka yung Holy Communion. Yes po, yes po. Sa panagay niyo ba, Brother Francis, ilang beses dapat mag-confess ang isang tao? Confession po. Kung pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga santo, like for example, si Saint Mother Teresa. Sabi po ng records, nung siya ay nabubuhay pa sa lupa, she would go to confession every other day. Every kung other day? Ganun kadalas? Every other day po. Mm-hmm. Si Saint John Paul II, Pope John Paul II, ang sabi po, at documented po ito, nandito sa aking mga slides, hindi ko lang po maipakita ngayon. Si Saint John Paul II, nung siya ay santo papa, he goes to his confessor every day. Tapos tayo, once a year. yung tuwing mahal na araw? Mahal na araw pa. Pero ang turo naman po sa akin ng aking spiritual director, at least man lang, especially sa mga core group members ng isang community, kasi naging elder ako na isang community, at least go to confession once a month. Ah, okay. On the first Wednesday, Friday, or Saturday, kasi isabay mo na yung novena. Ah, okay. Minsan naman, so turo ng iba, at least twice a month. Ah, okay. Tapos yun naman pong Holy Communion, hindi po ba sinasabi ng pare na hindi po tayo pwedeng mag-communion kung tayo ay nasa mortal sin? Tama po ba yon? Yes po, hindi po pwede dahil dagdag mortal sin ho yun. Okay. Mm-hmm. Tapos sabi nyo, kanina nagtatanong kayo, sabi nyo, malakas ka kay Lord. Si Lord kaya malakas sa atin? Aray ko. Ay, sa pulbo. Ano ba yan? Marami kinatamaan. Oo nga, no? Kasi may mga pagkakataon na nagiging mahina si Lord sa atin kapag yung will natin ang sinusunod po natin. Tama po ba? Hindi lang yung will natin, pero kuminsan talaga, aside from our own will, lalo kapag pinipili natin yung kasalanan. Okay. Talagang tapos, wala, mahina na si Lord nun. Tapos sabi nyo kanina, napakadami palang promises ni Lord. Ina yung sinabi nyo, 37,000, tama ba yung narinig ko? 37,000 promises. Okay. Alam nyo, ang napansin ko lang, no, na kapag pala naging lingkod kayo ng Diyos, bawat kapag sumusunod kayo sa kanyang kalooban, talagang nagbibigay siya ng, marami siyang promises sa Bible, at nagbibigay siya ng reward. Naranasan nyo ba yun? Oh yes, oo naman. Mayroon mga rewards yan, pero kuminsan kasi, pag masyado tayo nakafocus sa reward, baka mamaya yun ang laging hinahanap natin sa buhay natin. Dapat pala ang maging focus natin is, yun, makapaglingkod lang tayo sa kanya, yun na ang pinaka-reward natin. Amen. Tama yun, oo. Kasi naman, yung paglilingkod sa Diyos, sabi nyo nga, opportunity yun eh. Hindi lahat tinatawag. Mm-hmm. Kaya, hindi lahat tinatawag. Sige pa. Depende sa calling mo yun. Depende sa calling mo. Kasi, hindi naman lahat tinatawag maging pare or madre. Pero kung nasaan tayo sa buhay natin, anong status ng buhay natin, ano linya ng buhay natin, kung sundalo ka, pulis, doktor, engineer, layperson, tulad ko, teacher, doon tayo tatawagin ng ating Panginoon Diyos na maglingkod.